Nanumpa na bilang bagong senior deputy speaker si Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzalez Jr. Samantala, lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang 10 pambansang panukalang batas, kabilang ang 2 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council. Si Mela Lesmora sa report. Rise and shine, Mela. Pagdating pa lang sa plenary hall kahapon, nilapitan agad at nagmano sina House Speaker Martin Romualdez at bagong Senior Deputy Speaker Dong Gonzales kay Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Nakangiti sila habang saglit na nag-usap at maya-maya pa. I move that we allow Senior Deputy Speaker-elect Gonzales to take his oath. Is there any objection to the motion? The chair hears none. The motion is approved. May we request the Honorable Senior Deputy Speaker-elect Aurelio Dong Gonzalez Jr. to proceed to the rostrum with the members of his family for the oath-taking. Pamilya lang dapat ni Gonzalez ang kasama niya sa panunumpa sa tungkulin. Pero kahit siya'y nasa rostrum na, muli siyang bumaba para sunduin si Deputy Speaker Arroyo. Umali naman ito ng palakpakan mula sa mga mambabatas. Matapos ang panunumpa, bahagya pang nagtawanan sina Romualdez, Arroyo at Gonzalez at niyakap pa ni Gonzalez si Arroyo, senyales na humupa na ang tensyon sa kamera. Nitong nakaraang linggo kasi, lumutang ang umunoy planong kudita laban kay Speaker Romualdez, kasabay ng naging demosyon ni Arroyo. Una nang itinanggi ni Arroyo na may namumuong kudita sa kamera, habang si Romualdez ipinuntong pagtatrabaho at hindi pamumulitika ang nais nilang pagtuunan ng pansin. Samantala, sulit naman ang naging sesyon kahapon dahil 10 pambansang panukalang batas ang naipasa ng mga kongresista sa ikatlo at huling pagbasa, kabilang na ang 2 priority bills ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Isa rito ang House Bill No. 8078 na naglalayong bumuo ng 30-year National Infrastructure Program para mapalawig hanggang 2052 ang implementasyon ng major infrastructure projects sa bansa sa iba't ibang sektor ng lipunan. Bukod dito, lusot na rin ang isa pang LEDAC priority measure na House Bill No. 8162 na layong bumuo ng National Land Use Policy para sa mas maayos na pagtukoy at pangangasiwa sa mga isyung panglupain sa bansa. Kabilang naman sa iba pang panukalang inaprubahan ng Kamara ang mga polisiya para sa ekonomiya, kalikasan at mga estudyante, gayon din ang mga hakbang para sa iba pang sektor ng lipunan. Mela Lesmora para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.